Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong Maykapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pauganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon, guys. Ayon po sa ating legit na sources, guys, is tumalong si Kimmy sa isang event na kung saan po ay may in-endorse siya na duta tayo at ito po ay nagkaroon na naman ng bagong award kasama yung mga ibang staff at yung mga ibang niyang mga kasama. Si Kimmy po kasi is Kim Chu for short. Si Kim Chu po kasi ay isa sa mga endorsement ng Glutacy na kung saan po ay ito yung lotion na ginagamit niya na kulay orange. Alam naman natin po na isa siya sa mga endorsement na nag-i-endorse dito. Kaya nga po, maraming mga netizen po ang umahanga sa kanya dahil nag-i-endorse siya sa Glutacy at ito ay inaabangan din ng lahat. Ang dami niya kasi mga endorsement, guys, pero itong Glutacy talaga yung umbigay sa kanya ng kalinawan o mga award na kung saan ay sobrang dami ng mga umahanga sa kanya dito. Kaya marami po tayong mga bisita sa Glutacy dahil po kay Kim Chu. Hindi lamang po sa Gluta tayo kundi sa Hyundai car din po. Nakasama din niya si Paolo Avellino. Tuwing sila po ay nag-endorse ang dalawa is may mga talagang tinatawag na ambassador sa kanilang dalawa. Ito yung tinatawag nilang ambassador kasi sila yung sobrang sikat at sila yung sobrang trending na tambalan at yun ay isa lang yung kanilang ina-endorse yung sasakyan, klase ng sasakyan. Yun po ay ang tawag dun na sasakyan is Hyundai. Ay marami pong nabigyan sa kanila kasi bukod tangi lang po ang tambalang ipaw ang may mga ganap kung saan po ay nag-iisang endorsement o nag-iisang sasakyan yung kanilang ina-endorse yung parehas. Eto na naman tayo, guys. Alam kong marami na naman ang mag-aabang dito. Nag-aabang na kung saan po ay ang daming pelikula ng mga Kimmy sa ngayon. Eto na naman tayo, yung bago nating update, guys. Alam nyo, guys, ayon po sa ating mga legit na sources to, ha. Dumalo pala yung mami ni Paolo Avellino sa shooting nila, Kim Pao, na kung saan is parang binahagi niya ata yung kanyang pagka-audience. Hindi yung special na someone na bisita yung kanyang hiningin treatment. Hindi, parang isang audience lang daw, guys. Ayan po yung ating, ayon sa ating legit na sources. Kasi sabi niya is, napansin daw ng mga netizen na talagang aprobado or kaya supportive yung nanay Paolo Avellino sa kanila ni Kimmy sa lahat ng larangan ng industriya. Kaya nga po mga netizen dito ay hindi naman nila kilala yung nanay ni Paolo Avellino at saka yung mga management lang daw hindi din nila daw din kilala, pero nung napansin daw nila na lumapit si Paolo Avellino at nagmano sa kanyang nanay at yun ay tinanong siya kung sino yun, doon lang po nila nalaman na mami pala ni Paolo.
Paolo Avelino yun. You know guys, si Paolo Avelino po ay tahimik na tao ito at hindi siya yung for publicity purposes. Wala kasi siyang ganun na reason out yung for publicity purposes. Kaya yung nanay niya is naging fans din niya. Naging fans din niya sa lahat ng mga kanyang mga pelikula simula nung naging sila ni Kim Chu. Kaya itong nanay pa ni Paolo Avelino is para lang makilala o makita niya si Kim Chu in para makita si Kim Chu at kumustahin daw si Kim Chu dahil nga daw po sa nangyari kay Kim Chu at yun ay sobrang alalang-alala yung nanay ni Paolo Avelino sa kanya. Kaya nga guys, itong si Paolo Avelino, yung pamilya niya is very welcome at very welcome sa lahat ng bagay. Kaya itong nagdala daw yung mama ni Paolo Avelino ng isang pagkain na kung saan po ay tradition food challenge sa kanilang pamilya. Alam kong kinilig na naman yung mga fans dyan, lalong-lalo na yung mga bashers dyan. Mas sobrang kilig yung mga bashers dyan sa ating updates. At hindi lang po yan, lahat po tayo mga netizen dito ay kinilig sa kanilang tambalan. Kung gustuhan niyo po yung aking update, pakilike naman yung aking YouTube channel, pakisubscribe naman. Pakiclick naman yung notification bell para tayo po magkaroon ng update sa lahat ng bagay, guys. Alam kong marami na naman yung badges na nag-aabang dyan. Kaya nga po tayo ay gumagawa ng update para tayo ay nag-abangan nila sa lahat ng bagay. Okay, alright. Bago po natin umpisa ng ating blind items, kape-kape muna tayo at isang magandang umaga sa ating lahat. Abangers tayo sa mga fan natin dyan guys, sa mga bashers natin. Kasi sabi nga, ayon sa ating mga post na kuan, isang content natin, ay ang sabi nila is hindi daw magtagumpay ang King Pao sa kanila. Dahil ang dami daw nilang ayaw kay Paolo Avelino. Ay ang sabi ko naman po sa akin at sa sarili kong opinion is bakit kailangan pa ba na hindi magtagumpay si Paolo Avelino na maging katambal niya si Kimi is malapit na silang ikakasal at magiging wife to be niya na si Kimi. Kahit anong gawin ng mga bases dyan guys, inggit-pikit niya ang sabi nila, di ba? Pag may inggit ka, pipikit ka. Kaya nga po, tayo dito ay i-content natin hanggat may mga updates po tayo ayon sa ating mga legit na sources. At sa mga legit na viewers yan, sa mga info, alam kong nanggigigil na kayo sa mga bashers. Alam kong marami dito ang gusto talaga na mag-response sa mga bashers na yan. Pero guys, isipin natin itong mabuti ah. Sa sarili kong opinion, hayaan na lang natin sila yung mga bashers niya na wala namang ginawa kundi mambasa Kim Pao tambalan eh. Yan po talaga yung kanilang trabaho yung mambas, pero yung intention nila is hindi tama naman. Pero tayong mga Kim Pao is alam naman natin na malinis yung ating intention. Kapag malinis kasi ang intention ng isang tao, ay yan po ay nakakatulong sa kapwa niyang tao at hindi yan basta-basta. Hello guys, blind items po tayo ngayon. Itong blind items ko po ay ayon sa ating mga legit na sources guys ha. Itong blind items ko po sa ngayon is started pala nung na-aksidente si Kimi ay may nasabi pala siya sa publiko na kung saan po ay ang sinasabi niya pala dun sa publiko guys is sabi ko na sinasabi niya sa public kasi pinost niya kasi sa kanyang Instagram na kung saan po ay ang sinabi niya nun sana hindi daw magtakumpay si Kim Chu sa kanyang ginagawa sa pang-araw-araw o kaya ba ay parang ang lupit ng kanyang comment guys, bakit daw kailangan ni Kim Chu na maaksidente para lang daw sa kanyang sariling future o yung kanyang para lang daw sa pera. My God, grabe to.
ito yung comment niya guys ha, ito yung comment niya mismo sa aking post na kung saan is parang nanggigigil ako sa kanya. Grabe. Sa mga fans ng Kim Pao dyan, alam kong nabasa rin ninyo to. Kasi kinomment niya mismo sa dun sa baba ni Madam na senior citizen kung saan ay positibo siya mag-comment sa akin. Masabi ito po, basahin ko po yung comment ni Madam Senior Citizen guys na kung saan po ay in a positive way po siya. Ito po. Hello, Kimi. Good afternoon, vlogger. Salamat sa pag-update sa lahat ng larangan ng Kimi, sa lahat ng larangan ng kanilang showbiz. At alam kong hindi ka magsasawang mag-update o nag-update sa kanila dahil ito po ay isang malaking tulong na kamo sa kanila para ma-spread ang mga updates patungkol sa kanila. Kim, alam kong napakaganda mong babae at alam kong hindi mo bibitawan si Paolo Avellino dahil ikaw ay napakasipag at ikaw ay very talented at higit sa lahat ay maamo ang iyong mukha. Napakabait mo. Kung ikaw man ay na-aksidente, hindi ibig sabihin niya natitigil ka sa showbiz, kundi isa lamang yung pagsubok sa iyong buhay. Dahil lahat ng tao ay may mga pasubok sa buhay at iyan po ay may mga solution din. Kaya ingat-ingat po palagi at tandaan niyo, always put God first in everything. Kayo ni Paolo Avellino. Okay guys, okay. Yan po yung comment ni Miss Senior Citizen sa atin. At ito naman po yung comment ng bashers sa atin din na kung saan ay ang sinabi niya dito. Dahil lang yan sa pera, kaya siya nakaganyan. Maaksidente lang, okay lang yan. Marami naman siyang pera. Kaya nga, kahit aksidente lang nakasaralay, okay lang. Tira lang para lang magka-pera at baka magka-project. Ganyan naman talaga sila yan. Wala silang pakialam sa kanilang sarili. Oh my God. Alam nyo guys, nagigigil ako dito eh. Kaya nga po, ayon sa ating mga blind items is, ang sabi nila, kapwa din daw niyang artista yung nagko-comment dyan. Ayan po yung ayon sa ating legit na sources guys. Kasi gumagamit daw ng dami account yung isang artista niya kung saan nagigigil daw kay Kim Cho at saka si Paolo Avellino sa kanilang sobrang daming project. Kasi nga daw, yung isang artista na nakipag-usap sa management nila Paolo Avellino, nabigyan siya ng project. At kahit-kahit lang daw kasimpleng project, basta may project daw siya this year na kasama nila Paolo Avellino. Pero yung artista na yan guys, is hindi daw pinagbigyan ng management nila Paolo Avellino dahil sa dami daw niyang ginawang kababalaghan nung siya po ay sikat. Yan po yung ayon sa ating legit na sources. Kaya daw yung ginagawa niyang artista na yan sa ngayon, yung actress na yan sa ngayon, is kumagawa ng dummy account para manira sa mga taong sikat at iyon ay counted sila Kim Cho at saka si Paolo Avellino sa kanyang ginagawang eksena sa ngayon. Kilala niyo yan guys, kilala din natin yan. Alam na alam din natin yan guys at hindi lamang po artista yan, kundi sikat din daw yan noon at may katambal din daw yan noon, pero hindi daw na-click yung kanilang tambalan dahil sa kanyang attitude. Bigyan ko po kayo ng clue guys dito sa taong ito ha, sa isang actress na to. Ito po yung isa sa kanila sa naging actress sa Linlang na kung saan po ay parang disclosure siya doon. Kumbaga ba is, parang hirap na hirap siya mag-acting doon guys. Kilala niyo siya guys at kilala din lahat. Hindi lang kayo, kilala din lahat ng mga netizen ito. Dahil itong actress na to is, kumbaga ba is, proven na kasi yung kanyang pag-ugali. Maraming mga netizen or maraming mga kapwa niyang co-actor or co-actress sa showbiz na ayaw talaga sa kanya. Kaya nga daw itong gumagawa ng dummy account niya para lang daw mambasa po ng artista. At yun ay proven and tested daw ng kagaya ng artista sa showbiz. Kaya nga po,
maraming naaasar sa kanya at marami din yung mga management na umaatras sa kanya. Sino kasi nung nagkaroon siya ng project is parang lumaki daw yung kanyang ulo. After yung lumaki yung kanyang ulo, parang iniisip daw ng mga management or mga netizen na hindi sapat yung kanyang ginagawa dahil sobrang dami daw ng nambabas sa kanya. At hindi lang nambabas, kundi aminado din siya sa kanyang ginagawang kababalaghan sa lahat ng larangan ng industriya. Guys, kaya eto na. Kaya kinansel lahat yung kanyang mga project dahil sa kanyang pag-uugali. At ngayon, gumagawa siya ng mga dami account niya. Dahil ang purpose niya is sirain yung mga sikat na kagaya nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu, guys. Kaya dito, mga netizen galit na galit sa kanya dahil lahat ng mga ginagawa niyang dami account is lahat ng mga sikat nagko-comment siya dun sa mga content creator, sa mga Instagram ng mga sikat na tao. Tuwing may mga pinupost yung mga ibang tao ba na sikat is ayun po ay gumagawa talaga siya ng dami account. Sobrang dami ng kanyang dami account, guys, ha. Pero may isang dami account niya na natiklo at ayun daw ay inamin niya mismo nung siya ay nakipag-booming sa kasama niya sa showbiz. Kaya nagtaka yung mga kasama niya kung bakit may ganun siyang dami account where in fact na hindi naman daw niya dapat gawin yun. Kaya nung nalaman daw ng kasama niya sa showbiz na ganun pala yung ginagawa niya sa mga sikat, is parang umatras yung taga-showbiz sa kanya, na friend niya. At ngayon, parang hindi na siya friends ng kanyang mga friends dahil dito. Kaya ito na yung sinasabi natin na wag po tayong gumawa ng mga dami accounts natin para sa ganun po ay hindi po tayo makakasakit ng kapwa nating tao. Ang pagsisikat naman po ay iyan po ay talagang paghandaan, pag-effortan, at dapat deserving mo yung pagkasikat mo. Hindi yung sisikat ka sa maling gawain or sa maling style mo, dahil dapat lagi mong tatandaan ng pagsikat ay hindi lamang basta-basta yan. Dapat gumawa ka ng tamang pamamaraan at maging mabait ka sa iyong mga management at sa kapwa mong artista. Yan naman po ang aking opinion dito. At sana naman po sa lahat ng mga gusto mag-comment dyan, magkaroon ng opinion, please comment down below nyo lang po kung gusto niyo. At gusto ko rin po mag-comment kayo dito about sa artista na to, actress na to, na kung saan ay grabe yung kanyang ginawa. At hanggang dito na lang po ang aking comment or ang aking content. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.